So ayun, magandang araw sa inyo lahat. So welcome back sa aking channel. Ako si Jay and this is Jay Works. So ano nga ba yung topic natin ngayon? O ano nga ba yung content natin ngayon? So napakasimple lang nitong content natin ngayon. Ito ay tungkol kung paano tanggalin yung makina natin at yung chassis. So paghiwalay lang natin siya. Kasi parang minsan nung previous video nga, 'di ba? So tinanggal ko yung lahat na tinanggal ko. Tapos napaisip na lang ako na bakit hindi ko pa sagarin? Kasi nandun na rin eh, baklas na lahat, kay sayang naman, 'di ba? So yun, napaisip ako. Tapos nag-search ako sa YouTube paano tanggalin yung ganun, ganyan. So ang daming yung mga video na nakita ko. Puro sila parang mga taga-ibang bansa. Yung mga nagkakalas. Then merong iba na mga Pilipino rin. Nakikita ko kung paano. Ah, ganun lang pala. So, madali lang pala. Kaya pala. So, ngayon, kung kinakabahan ka, kung paano sa tanggalin ng ikaw lang mag-isa, maniwala ka sa akin na kaya mong tanggalin mag-isa. Kasi nagawa ko na siya. So, merong paraan para magawa siya. So, madali lang. Alam kong kayang-kaya mo to. So, kaya, papakita ko sa iyo kung paano ko tinanggal yung makina ko sa kanyang chassis. So, tara, pakita ko sa iyo. So ayun, dahil nga quarantine pala, hindi pa natin magagamit tong motor natin kasi may pasok. Ay, walang pasok pala. O, dahil walang pasok, binuo ko na, tinanggal ko na lahat. Ayan. Ito yung makina, tinanggal ko na. Shock, swing arm. Tapos ang gagawin ko ngayon ay... And so hanggang dito lang muna ipipinturahan ko, i-repaint natin, takpan na lang muna natin yun. Ibang part yung gagawin ko ron para hindi ako malito sa wiring niya. Kasi first time ko lang magbabaklas. First time ko lang nagbaklas nito. Assurance na rin na may babalik natin ng tama. Kaya ito muna. Ayan. Yung engine, tanong ibab. Or depende pa kung ano kalalabasan. Kung ibabab ba natin o ire-repaint na lang natin yung engine natin. Yung mga engine cover. Pati yung gas tank. Ano yun na rin natin. So, madali lang magbaklas. Kaso kailangan lang talaga. Makabisado mo kung paano yung pagbabalik. So nga pala, hindi ko tinanggal. Kasi ginawa ko siyang pang-alalay sa makina. Yung nakaangan dito yung makina. Ayan, pang-alalay siya. Para hindi tuloy yung bumaba. Ito yung tatanggalin natin. Yung tornilyo na yan. Ito, saka yan. Tatlo, pare-pares lang naman sila ng sukat. Tapos ito, ayan. Hindi ko natanggalin itong brake pedal natin. Siyempre, kailangan tanggalin din natin yung dun sa may carburetor. Pati ito, tatanggalin na rin natin yon, yung sa swing arm natin. Ayan, so ang ginamit ko nga pala, ito, ayan, yung tubo na yan. Ginawa ko lang pang pahaba para mas may persa. Gamit itong socket kasi wala tayong power tools. Ayan, so ito na tayo. Siyempre, edit ulit para mas matulid. So, dito, makikita nyo kung paano yung diskarte ko nung tinanggal ko siya. So, lagi lang tayo mag-iingat. Basta, pag-isipan muna natin bago natin gawin para mas solid saka hindi sumablay yung kakalabasan. Kasi mas mahirap talaga kung makakasira tayo, diba? So, dagdag gastos pa siguro yun. So, yun, shoutout sa mga sumusuporta sa akin, sa pamilya ko, siyempre sa pinsan, ayun, sa girlfriend ko, pati sa mama niya. Shoutout sa lahat, sa inyong lahat, mga kawin. Yun, ulitin ko lang na ito yung diskarte ko. So, meron pang ibang pwedeng diskarte. Magkakaiba naman tayo ng magiging diskarte. So, kung ano yung sa tingin yung diskarte, kung paano kayo madadalian, o kung ano yung kaya nyo. So, push nyo doon. Gawin nyo kung ano sa tingin nyo yung kaya nyong gawin sa motor nyo. So next video natin ay kung paano nga ba yung mangyayari dito. Ito kasi repaint talaga ito yan. Saka yung swing arm repaint. Yung sa may engine. Kung ano yung magiging diskarte natin. So ayun lang. Malapaw din kasi kuno tayo. Salamat sa manonood. God bless sa inyo.